Nah, Reina at Hari. Pero dumating itong bad niyang kapatid kasi inagaw sa kanya lahat ng time at saka love nung mami at daddy niya sa prinsesa. Pati yung kagamitan, damit, tsaka laruan, inagaw rin doon sa prinsesa. Yan oh, ugly-ugly. Lagi mo na lang hindi sinasadya. Tsaka bakit ka nandito sa kwarto ko? Diba sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dito sa kwarto ko. Sabi, Mami, tawag daw kita. Go-go na raw tayo. Oo nga pala, pupunta tayo sa dress shop. Sandali lang, magbibihis lang ako. Oo, ano pang ginagawa mo dyan? Alis ka na, magbibihis na ako. Pwede ako dito muna. Pa, magbibihis ako. Alis ka muna. Pwede? Wait lang kita. Bakit mo ako wait? Asa lap kati kita eh. Sige, sige. Papunta na kami dyan. Salamat. Ang gaganda naman ng mga princesses ko! Daddy, si Pam lang may birthday bukas. Ako, next week pa po. Pinay, di ba nag-usap na tayo? Halika nga kay Mami. Magsasabayin natin ang birthdays nyo kasi para makatipid tayo. At saka para mas masaya. At saka di ba, 10 araw lang ang pagitan ng birthdays nyo. At saka isipin mo, wala naman tayong maraming maids. Kawawa naman si Mami. Di ba? Eh, bakit po ba kasi kailangan ako yung makisabay sa birthday ni Pam? Bakit po hindi na lang si Pam yung makisabay sa birthday ko? Ay, nako. Anak, halika dito. Eh, nauna lang kasi ang birthday ni Pam. Okay? Pagbigyan mo na, little sister mo yan, ikaw ang big sister. Oo. Oh. I love you, ate. Sarap eh, oh. Sabay tayo. With sound. Oh, yan. Ikaw na. Marami pa tayong pupuntahan, Dad. Come on. Halika na. Let's go. Ang masungit. Ano ka ba naman? Dali. Halika na. Patay ng mga cakes nyo. Let's go. Ay. Tau tuka. Bili ng tuka. Pinay. Ano yun? Bakit ba kayo pa nakasamba ko ng mukha mo mula nung umalis tayo sa bahay? Bahala dyan. Anak! Huwag ka na makipagkumpetensya sa kapatid mo. Isipin mo naman, 5 taon mo kami na solo ni Mami, di ba? Eh, Daddy, ang unfair naman kasi. Oh. Si Pam lagi nung katabi ni Mami. Pagkatapos, sa pagtulog, sa pagkain, sa kotse, ganun rin. Tapos po yung Damit ko, laruan ko. Si Pam na rin po gumagamit. Eh, yung mga damit naman yun, pinaglumaan mo na yun, maliliit na yun, kaya binibigay natin sa kanya. Pati yung mga laruan, hindi mo namang ginagamit na yun. Anong panggagawin natin yun? Kaya lahat yun napupunta na kay Pam. Diba? Kahit na akin pa rin po yun. Pinay. Ayos na. Halika. Tingnan mo, anak, ha? Eh, maswerte ka nga eh. Isipin mo, lahat ng binibili namin sa'yo, puro bago. Yung lahat ng mga pinaglumaan mo, yun ang napupunta kay Pam. Kung tutuusin, di ba? Puro second hand nga napupunta sa kanya. Ah, basta. Dati po, yung birthday party ko, solo ko. Pagkatapos, ngayon kailangan ko share kay Pam. Bira naman, anak. Hirap mong pagpaliwanagan. Nahihilo na ako. Ayun ako, lumalabo talaga mata ko sa'yo. Pinay, dito na yung dress mo. Uy! Wow, ang ganda po! Wow, puro flower. Ang ganda. Ang ganda. Ang gitka, no?
Inay. Ay, nako. Mabuti pa isukat mo na to, ha? Para alam natin kung dapat pa natin i-adjust, ha? Sige po, saan po ba? Ala, sa likod dito. Ah, sige. Dada. Okay po. Oh. Ako na po. Kaya ko sa likod, na po. Ha? Thank you po. Independent po yan. Uy, maganda yung dress na yun, ha? Aling-aling patingin nga. Ito. Ay! Parang bagay ito kay Pama. Ang ganda, ang ganda. Diba? Ay, kaya lang parang maliit sa'yo, anak. Tayo? Naku, ang cute-cute naman ng batang ito. Hayaan mo, ha, titingin tayo ng kagaya nito, ha, nakasya sa'yo, ha? Ay, naku, buti pa umakit kayo kasi mas marami pa damit na magaganda. Ay, kaya naman, hindi na natin! Ayan, ano pa pala, Obi? Tingin tayo ng para sa party mo. Ayan. Naku, marami talaga dyan. Sige. Para sa anak, ha? Ang dami tayo. Siya para kay Pam. Sa'yo nga, anak. Go! Akala ko pa naman lang. Ano ka mo, Pinay? Wala po. Sabi ko po, magpapalit na ako ng damit. Ganda ng mga dresses ng mga bata. Salamat. Gandahan, baby. Gandahan. Hi. Dad? Yes, Mommy? Marami pa tayong pupuntahan. Let's go. Pinay, let's go. Thank you, Dad. Thank you po, Aling Yuning. Salamat. Okay. Ingat kayo. Bye, Andres. Pagkatapos, biglang lumalaki yung hawak niyang bagay. Matagal ko pa namang gusto magkaroon ng manikang napakalaki. Adrenaline.
Pinay! Bakit po? Ikaw ba yung bahing ng bahing? Sinisipon ka ba? Hindi po ako sinisipon. Nagkukunyari lang po kung binabahing, naglalaro lang po ako. Pero wala po ako sakit. Mabuti naman. Mahirap mag-party kung may sakit. Bumaba ka na rin para makita mo yung mga decorations para sa party nyo. At saka yung surprises namin ng daddy mo, ha? Sige po. Una na po kayo. Susunod po ako. Siyempre, anak. Para sa'yo at saka para kay Pam. Yun. Dalawa po yung palayok. Aba, siyempre. Tigisa kayo para tigisa kayong papalo. Oo. Oh. Dalawa rin po yung streamers. Eh, para naman kay Pam to at saka itong isa para sa'yo. Oo. Oh. Maliit lang po yung aking regalo. Pero yung kay Pam, malaki. Anak naman, wala naman sa laki ng kahon yan. Minsan nga, mas maliit, mas maganda. Niloloko niyo naman po ako, Daddy. Anak, ba't kita lulukuin anak kita? Kahit na, ayoko na nga po mag-birthday. Mas maliit pala lahat ng sa akin, ha? Tignan natin. Kaysa kay Pam. Ano nga nangyari? Kahapon lang, pantay na pantay yan. Sino naman kayang gagawa nito? Sino bang pwedeng pumasok sa bahay natin? At isa pa, imbes na magnakaw, pinalitan na mas malaki yung mga gamit. Teka, teka. Pinay? Po. Halika, sandali. Kausapin kita. Buka dito, anak. Naalala mo kahapon, di ba? Etong dalawang palayok, pantay na pantayan. Pagkatapos, siyempre, nagre-reklamo ka nga, di ba? Sabi mo, bakit lahat ng kipam mas malaki kaysa sa'yo? Andun yung regalo, andun yung streamer at kung ano-ano pa. May kinalaman ka ba dito? Po? Dad? Ano ka ba naman? Eh, bakit naman gagawin ni Pinay yun? At isa pa, saan naman siya kukuha ng gitong kalalaking mga gamit? Tatanong lang. Ay, yung cake. Pasok. Ayun na. Wow, ang gaganda ng mga cakes ng mga prinsesa po. Oh! Nay, kay Pam, pakipasok sa kitchen. Salamat tuwa ha. Tuwa kayo. Ayan ha. Ready na yung mga cakes. Excited. Cakes niya.
Salamat. Thank you. Bakit pati yung cake, tig-isa kami ni Pam? At saka mas malaki yung kay Pam. Anak, di ba ikaw ang pumili niyan kahapon sa bake shop? Eh, oo nga po. Kaya yun yung pinili ko kasi di ko naman alam na may cake po si Pam. Tsaka yung cake niya mas malaki, mas maganda kaysa sa cake ko. Sana po mas malaki na lang at mas maganda yung pinili ko. Kita ka ni Mami. Oh, ito. Palot ka nito ah. Hindi makikita ni Mami yung poop mo. Oh, ayos ka. Punta tayo sa kwarto ko ah. Promise mo ah. Hindi ka mag-iingay ha. Wala ka sasabihin. Oh, tara. What? Dali mo lahat ng bata ha. Pinay? Ma! Sino siya? Mami, si Maria po. Classmate ko po siya eh. Napaaga po kasi siya sa party. Okay. Kaya ito na rin din dumating yun. Ate, bakit ako big? Bakit ako big? Mahirap ipaliwanag eh. Big magic. Oo, magic. Magic kita. Kaya ka naging big. Wow, ang galing ate ko! Oh, pero kailangan bawal ka lalabas dito, okay? O, dito ka muna. Yan. Ha? Bakit? Kasi baka makita ikaw nila mami at saka ni daddy, magugulat sila sa'yo kasi big ka na agad. Tsaka kailangan surprise lang yun, okay? O, di ba gusto mo maglaro ng mga toys ko? Ito. Gusto mo to, di ba? Tsaka ito si airplane. Ayan, o. Laro ka. Hindi naman toys mo gusto ko, play. Ang gusto ko, play tayo. Sige na, ate. O sige, play tayo ah. Pero kailangan bawal tayo sa labas saka bawal mo makusap sila mami tsaka si daddy. Okay? Sige, play tayo. O sandali, tuloy niya na. Ano gusto mong play? Ito, gusto ko ito. O sige, play tayo. Ay, ito pa oh. Gusto mo to, di ba? O. Pinay? Pinay? Po? Anak, nakita mo ba si Pam? Kasi kanina pa namin hinahanap ng daddy mo, hindi namin makita. Po? Sige, diyan ka lang ha, huwag ka lalabas ng kwarto mo. Hanapin lang ulit namin si Pam. Sige po. Sige, anak. Hush! Naku, patay! Pam! Mami! Pam!
kita kanina eh. Kanya kita ko, papatok mo yung feather sa ilong mo eh. Anong gagawin ko ngayon? Alam ko na, si Aling Leonin. Siya yung may-ari ng Magic Feather. Siguro, siya yung makakatulong sa atin para may balik sa dati, Pam. Oh, Pam, dito ka lang, ah. Huwag ka malikot. Babalik ako. Huwag ka maingay. Huwag gagawin yung ginawa mo kanina, ah. Sandali lang. Eh, nandito lang po kanina. Eh, bigla na lang pong nawala. Hindi na namin makita. Dad, sabi mo, hanapin nilang mabuti. Please lang po, pakihanap lang po ng mabuti at anak po namin yan. Maraming salamat po. Dad. Andiyan lang yan, huwag kang mag-alala. Ate, bakit ang biko na ulit? Pam, huwag kang mag-alala. Si ate bahala sa'yo. Aayusin lahat ng ito ni ate. Love na love ka ni ate. Di ka pababayaan. Love you, ate! Ate, doon tayo go-go! Naalala mo yung dress shop ni Aling Leoning? Doon tayo go-go! Tara, bilis! Pam, naalala mo, dito tayo dumaan nung nagpunta tayo kay Aling Leoning doon sa dress shop niya. Kailangan natin ibalik yung feather niya sa kanya para may balik ka rin niya sa dati. Pam, dyan kailangan kukunin ko yung magic feather! Ate! Pinay, o ano, nag-i-enjoy ka ba sa paggamit ng Magic Feather? Aling Leoning, sorry po ah. Hindi ko po sinasadya. Nainggit lang naman po kasi ako kay Pam eh. Lagi siyang pinagbibigyan nila mami at ni Daddy. Hindi ko po naisip na kailangan ko pa rin siyang pagbigyan. Kasi po, ako yung ate niya. Mabuti naman at natutunan mo na yung kung ano yung dapat, Pinay. Alam mo, ang mga tao ay dumadaan sa pagkabata. Kaya yung bata, kailangan inaalagaan ang mga nakakatanda sa kanila. Kagaya ng pagpaparaya, pagbibigay at pag-aalaga sa iyo ng mga magulang mo. Kaya dapat ganun ka rin sa nakakabata mo, kapatid. At hindi lang natin ginawa yun dahil kailangan. Ginagawa natin yun dahil... Dahil mahal po natin sila. O ano, pwede ko nang kunin yung magic feather ko? Paano ko po may babalik sa dati si Pam?